Hello po, welcome back po sa aking video tutorial. So today po, explain ko po yung pivot table. So last na mga nakaraang video ko, na-explain ko si pivot table, pero that time marami po akong in-explain na iba-ibang topic. So hindi ako nakapokus kay pivot table that time. So ngayon po, ito po yung tutorial na si pivot table lang i-explain ko paano siya gamitin. So kung makikita nyo po dyan, meron po akong data. Kumbaga ito po yung sales data. So meron po akong date, item number, description, yung mga nabenta na item, quantity, cost price, amount, expiry date, supplier, customer, saka si sales rep. So ngayon ang gagawin ko para masummary siya na gusto kong makita si sales rep kung ano yung nabenta niya sa mga yung mga araw na nakasulat diyan, kasi alam ko meron 4 days di ata dito. 6 days na sales. So makikita natin diyan bawat araw kung ano yung mga nabenta niya. Okay po. So yung pivot table po kasi naka-built in na siya dito. So hindi na po kailangan ng formula. So para magawa 'yon, meron pong insert dito. Ayun po siya. Pero mas maganda pag gagawa po kayo ng pivot table, may mga advantage po na gagamit tayo ng table ito. Actually, na-explain ko na rin itong table na to nung nabanggit ko siya, pero sabi ko nga ito ginagamit ko sa office para dito sa power pivot na to. Ngayon gagamitin ko siya para sa pivot table naman. So ngayon pag gagawin natin table ito, i-click nyo lang po ito sa loob. Tapos i-click natin yung table, i-select niya po lahat yung data niya. Tapos okay nyo, tapos magkakaroon niya ng kulay. Okay? So ayan, yan. Senyalis na po yan na nakapasok na siya sa table, tapos meron siyang filter dito. Okay? So ang pangalan po niyan, table number 3, ayan. Pwede po nating i-rename yan. Pero for now, wag na muna po. Again, sabi ko nga, gagawin na natin si pivot table. So, insert, pivot table, i-select niya yan. Okay. So, ayan na. So, kung makikita nyo po, sa right side, meron po tayong window dito, sabi niya, pivot table fields. So, ito yung mga header, dun sa data natin kanina. Kung makikita nyo, balikan natin si Ito po yan, ito. Itong linya na yan. Lahat yan nasa column, nasa row na yan. So, header yan. Header ng column. Yan. Okay. So, tapos, meron tayong apat na small window dito. Sabi niya, filter, columns, rows, values. So yung columns, depende na po kung ano nilalagay dyan. Pero dito sa values, lagi po dyan number. Karamihan la, number po nilalagay dyan. At ngayon po, ito makikita nyo dito, ito yung pivot table. So lahat po ng gagawin nyo dyan, dito lalabas. So start natin. So sabi ko nga kanina, gusto ko makita yung ahente. So sales rep, lalagay po natin yan sa filter. Para makita natin kung sino yung ahente na gusto natin. Yan. Okay po. Yan. Ito, tulad nito, si Mr. Jeffrey D. Yung kumpare kong si Jeff. Select natin dyan. Okay. So, lalabas siya sa taas. Yan. Tapos, ngayon, ang gusto kong malaman, yung pangalan ng item. Yan. Lalagay natin dyan. Row. So, lahat yan, lalabas dito sa row. Lahat ng lalagay mo sa row, dito yung tatakbo. Tapos sa column, dito naman sa taas. Okay? So, description. Click natin. Unit measurement. Yan, lahat dito yun sa row. Tapos, quantity. Yung quantity, nakita nyo po yan.
Pag clean click ko yan, automatic lalabas siya sa values kasi number siya. Okay? Quantity, click. Ayun. So, dito siya lumabas. Dito siya lumabas kasi quantity siya. Okay? Tapos, yung column, yun yung sabi ko nga kanina, gusto kong makita yung benta nila per day. So, ang gagawin natin, yung date, lalagay natin sa column. Magiging header siya. Ayan. So, merong dalawang araw siyang benta. Okay. So, ito yung item code ni Bipliver. Tapos, ang nabenta niya nung July 1, 100. Tapos, July 4, 120. Actually, pag ganyan, hindi mo siya gaanong maintindihan kasi nga, hindi siya naka-align ng diretso kasi ito meron siya subtotal dito. Subtotal niya to, tapos ito yung unit of measurement niya. So, a-arrange din po natin yan para mas maintindihan natin siya maayos. Okay po. So, punta po tayo dun sa taas. Kung makikita nyo po sa taas, meron po tayong ano dito. Pag analyze, ito yung lalabas. Dito tayo. Option. Meron dyan. Option. Tapos, pwede natin galaw-galawin ito. Auto fit, merge, total filter. Ito yung ano. Nakikita nyo yan. Show grand total row, show grand total for column. So, mamaya natin gagalawin yan. Dito muna po tayo sa design. So, sa design, makikita nyo, ito pala, lahat ng design na to, pwede magbago to, yung style ng pivot table nyo. Oh. Tignan, pag kinlik ko dyan, mag-iiba yung style nya. Okay? Pero sa akin, automatic ito na lang. So, ngayon, gusto ko nga makita yung grand total. Ito naka-align lahat. Ito si item code, tapos si description nandito, tapos si unit of measurement nandito. So, ito yung gagawin natin. Subtotal, click nyo lang po yung do not show. Okay? So, nag-move na siya. Tapos, row layout, show tabular form. Yun. Nakita nyo yan? Yan sinasabi ko, one line na lang siya. So, makikita mo dyan, July 1, July 4, ito yung nabenta niya. Tapos, may total dito. Okay? Tapos, kung gusto nyo palang nakikita nyo po ito, itong maliit na box dito, para po matanggal yan, balik po kayo dun sa analyze. Meron po tayo dito ang plus minus button. I-click nyo lang po yun. Click. Yan, wala siya. Saka itong box na to, kung makikita nyo, ayaw nyo na makita yan, click nyo lang po itong fill this. Yan, oh. Ba? Nawala na siya. Ganun lang po yan. So, ayan na, nakuha na natin. Nakuha na natin total sale ni parang Jeff. So, ganun po mag-work si, ano, ganun siya mag-work si pivot table. So, tapos makita naman natin, itong filter naman, kung ibang ahente naman, ito si paring nyo, paring Maximino, yan. Shout out dyan. Okay, ayun o. Tapos, si paring, ano, Renmar, okay, o, yan. So, ganun lang po siya, si ano, si pivot table. Tapos, ito, kung 1,000-1,000 yan, pwede natin palitan to into accounting para may, ano siya, may, tawag dito, meron siyang tuldok ba. Kung 1,000 may kama siya. So, para palitan po yan, i-click nyo lang po ito ulit sa loob. Punta tayo sa design. Ay, analyze pala. Tapos, field list para lumabas ito. Tapos, dito sa sum quantity, may makikita kayong field views. Field view setting. Click nyo po yan. Tapos ito, nakalagay dyan, sum. Okay? Sum, kasi, sum, automatic, sinama rin niya bawat, ano, bawat item per day. Yan to. Ngayon, meron number format dito. Kiklik natin. Pwede maging number, may separator, currency, may dollar sign. Accounting, ito, ako, mas, lagi yung ginagamit yung account. Yan. Okay, kasi ano yan eh. Oh, sabihin na natin number. Sige, walang cost price yan eh. Kung may cost price yan, pwede mong lagyan ng currency. Ayun, oh. So, meron siyang tuldok doon sa ano.
Kung may point something, lalabas siya dyan. So, ganun siya. Tapos, ito naman pala sa date. Ito, tulad ng date. Alam mo, this month yan. Example, July ngayon. Gusto mo lang yung ano lang, July 3. Wala na yung 2020 kasi 2020 ngayon. So, pwede mo rin palitan yan. So, yung date natin, pwede natin ano yan, field setting, number format. Ayun, oh, nakikita nyo po to. Yan. Ulitin ko po para ano. Ulitin natin. Date, field setting, ulit. Tapos, number format. Click nyo lang po yun. Tapos, may nakapunta tayo sa date. So, click nyo lang po yun. Okay? Then, okay. So, ayan, oh. Lumit na siya. So, alam mo, to, ano yan, this year is 2020. Yan yung month and day na lang lilitaw. Tapos, yung kanina na-open ko, kung ayaw nyo makita itong ano dito, grand total, sa row at column, pwede kayong pumasok dun sa design. Analyze pala. Pivot table. Option. Tapos, ito yan. Totals and filter. I-click nyo lang yan. Isa dyan, mawawala yan. Ayun, isa, doon nawala. Tapos, ulitin natin. Sa loob. Pag nandito ka sa labas, hindi mo makikita si Analyze. Nakita nyo po yun? Wala si Analyze. Kasi po, hindi kayo, wala kayo doon sa loob ng pivot table. I-click nyo lang yan sa loob. Lalabas si Analyze. Tapos, option, filter, tanggalin natin itong, ano, show grand total, tanggalin natin, balik natin si grand total sa row. Yan. Ganyan siya. Diba? Pero syempre nga, mas maganda yung makita mo yung total ng bawat, ano, bawat side, either row man yan o column yan. So, mas maganda siyang lagyan. Tapos, click nyo lang siya dyan. Okay. Tapos, okay. Hindi naman ito. Ayun, hindi pala na-click. Kaya pala, ayun. So, yan po si ano, si, doon ito, si pivot table. Kung gusto niya naman po, palitan natin yung ano natin, format. Build, fill this. Okay. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin si date. Tanggalin natin si date. Ilagay natin si sales rep sa taas. Tapos, tanggalin natin yung filter. Tanggalin natin yung filter. Yan. Diba? Lumitaw na sila. Diyan naman. Nakita dyan kung ilan yung nabenta ng bawat item, bawat sales. Bawat sales representative. So, ganun siya. Or either, sige, ilagay natin yung ano. Lagay natin yung magkano naman yung nabenta. Magkano yung nabenta nila bawat item. So, field list. Tanggalin natin yung quantity. Yung total amount na lang nabenta. Ayan. Yan yung sinasabi kanina na. Ayan yung nabenta nila. Yan yung nabenta nila. So, sabi ko nga, mas maganda ito na may comma siya. So, ipoformat natin yon para makita natin. Kasi mahirap siyang bilangin. Diba? Automatic nagbigay siya na ano. Okay. So, balik tayo dun sa analyze. Field list. Summary. Field values. Sum. Then, number format. Ngayon, kung sa akin kasi, kung usapang ano yan, yung amount, ibig sabihin pera. So, pwede siyang currency or accounting. Sa akin, accounting lalagay ko. None. Okay. Sum. Ayun na. So, ayun na. Ayun yung nabenta nila. So, for 4 days yan ang nabenta nila. Magkano yung amount. So, ito yung ahente kung magkano yung nabenta niya po 4 days. Okay. So, kung titignan niya siya, si paring si Maximino Jr. ang pinakamataas na benta dyan. Okay po.
So, yun na lang muna po siguro na today na ano, na ma-explain ko sa inyo. So, salamat po sa mga nakinig at nanood ng aking video today. So, marami pong salamat at sana po'y nagustuhan niyo itong video na to. Bye-bye.